Hello mga kahapi! It's me again, Ma'am Chinil. So for today's video mga kahapi, ay gagawa na naman po ako ng panibagong video. At ang video na to ay magmumukbang ako ng rambutan. At alam niyo naman mga kahapi, ang rambutan talaga ay isang beses lamang sa isang taon kung tumubo or mamunga. Kaya naman hindi ko talaga pinapalagpas ang pagkakataong makabili at makakain ng rambutan dahil isa ito sa mga favorite fruits ko na talagang kinakain ko kapag seasonal na niya. So without further ado mga kahapi, kumain na tayo ng rambutan. Tara, samahan niyo akong kumain. Ang laki ng rambutan mga kahapi, oh. So yung rambutan na nabili ko, ang tawag sa kanya ay tuklapin kasi ayan, natutuklap. Tapos ito yung buto niya. And then yung laman, nakakain mo ng buo yung laman. So yun yung tinatawag nilang mga tuklapin na rambutan. Ayan. Rambutan mga kahapi ay meron siyang vitamins na potassium, minerals, and vitamin C. Mataas ang vitamin C level niya kaya maganda siya sa katawan natin lalo na sa panahon ng pandemic na kailangan talaga nating maraming vitamin C sa ating katawan. Try natin kung ano ba talaga ang mga benefits ng rambutan. So, rambutans are also full of potassium as a mineral that helps your heartbeat. Wow, nakakatulong pala to sa ating heartbeats and kidney functions. Oh, ang galing nga. Ngayon ko lang to nalaman, ha. And muscles contract. Rambutans are rich in vitamin C, which is a potent antioxidant. Consuming antioxidant helps fight off free radicals, which are waste products in your body that can manage your cells. So yun pala yun. So intindihin nyo na lang kung ano yung sinabi ko. Pero hindi, joke lang. Yun yung mga benefits na makukuha pala natin sa rambutan. And importante pala na kumain tayo ng rambutan kasi diba seasonal lang naman talaga ang rambutan. Sa tingin ko, namumunga ang rambutan every bear. Like September or pagpasok ng September, October, November, December, yun na yung seasonal ng rambutan. And after December, January, wala na siyang bunga. So hindi na ulit mamumunga ang rambutan. By next year na naman ulit. Yun yung pagkakaalam ko, ha. Kasi talagang inaabangan ko talaga yung paglabas ng mga rambutan sa mga tangke, ganon. O ayan, oh, sarap ng tuklapin. May isang uri din ito, eh, yung masabaw. Yung masabaw na klase ng rambutan. Masarap din yun kasi ano, pag open mo nung mismong parang shells niya, yung ganito, talagang magkakatos yung sabaw. Ayan. O, oh, diba? Mmm! Oh. Ang sarap! Ang sarap-sarap talaga ng rambutan, promise. Isa talaga ito sa mga favorite ko. Rambutan, watermelon, apple, orange, mangga. Sabagay, karamihan naman talaga masarap. At karamihan, favorite ko. Kasi frutas. So, napapansin nyo, may mga dumudukot-dukot dito. Alam nyo na. Hmm, sarap niya mga kahapi. Actually mga kahapi, since nag-start na munga yung rambutan, hindi ko na talaga pinapalampas. Halos almost ilang beses na akong kumain nito simula nung namunga yung rambutan or marami nang nagbebenta ng rambutan. And naisipan kong i-content siya kasi talaga namang, di ba? Ang sarap-sarap. Ayan, oh. Yan ang tuklapin. Ayan, mga kahapi. Mmm! Favorite din to ni Pepper, kaya... Mm.
Sarap! Minsan yung isang kilo or dalawang kilo, ako lang kakain. Minsan naman kaming dalawa ni Pepper, pero si Pepper talaga hindi naman sobrang lakas kumain. Kaya hindi niya rin halos nauubos yung isang kilo or kalahati. Okay na sa kanya, makakain siya ng very light. Then yung isa ko namang anak na si Justy, hindi din siya mahilig dito. Hindi ito yung favorite niya. Mas gusto niya yung mga fruha, ganon. So, magwawagi talaga ako sa kainan ng rambutan, then ako lang ang malakas kumain. O diba? Sarap talaga. Karamihan nakikita kong kilo nito is 50 kilo, 50 per kilo, or kapag bagong pitas, medyo pricey siya, mga 95 per kilo. Kasi medyo fresh at masarap talaga pag bagong pitas. Pero karamihan sa palengke, nasa 50, 60 per kilo, or 55 per kilo, hindi na nagkakalayo yung presyo. Talaga magmukbang ng ano, ng durian. Kaso medyo mahal eh. Dun sa ano, sa Davao City, meron dong eat all you can durian. Sana balang araw kung nakauwi ako dun, makakain ako dun, diba? Pero medyo malayo-layo siya sa amin eh. Ayan, kwento ko lang naman. Konti na lang yung natitira. Karamihan balat na lang yan. O diba, ang ganda lang to crappy. Isa din pala sa mga nakikimukbang sa akin ng rambutan, si Oreo. Yung alaga ko, Papi. Mahilig siya sa rambutan. Isa siyang shih tzu. At ang hilig niya sa rambutan, nakakaapat siya. Kaya, mag-amo talaga kami kasi mahilig kami sa rambutan. Isa talaga sa mga nagpapahealthy ng ating katawan ay mga prutas at very organic talaga na kung saan tutulungan niya tayo sa mga healthy needs ng ating katawan. Lalong-lalo na yung rambutan. Nakakatulong pala ito sa puso. O kaya sa mga heartbroken dyan na umibig at nasaktan, charot, kumain na kayong rambutan para maghilom ang mga sugat ng puso niyo. O diba? Sarap na? Kunti na lang. Malulungkot na ako nito. Diba? Kulang arte-arte yan. Kain lang ng kain. Kaya tingnan nyo, lumulusog. Kahit pa more. Konti na lang mga kahapi. Konting kembot na lang, ubus na. So ayun na nga mga kahapi, naubos ko na ang rambutan. At kung napapansin nyo, puro na lang po yan balat at buto. Wala nang natira. So malulungkot na naman ako dahil hindi pa ako satisfied sa nakaigong rambutan.
Pero hindi, joke lang mga kahapi. So yun lamang mga kahapi. So sana kahit minsan talaga kailangan pala natin kumain ng prutas na ito na rich in vitamin C, and also it helps sa ating mga heart and kidney kung saan natutulungan niya talaga na mabigyan ng tamang routine or tamang minerals ang ating heart and kidneys. So yun lang mga kahapi, sana nagustuhan niyo po ang aking video. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel for more upcoming videos. Stay happy and simple from Happy Simple Moms. Bye!